Hey, 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 PARC here. Welcome to episode 3 with me, of course, my co-host, the flawless Rommel Marcelo. Hello guys, good evening. Ako nga pala si Rommel sa mga hindi nakakakilala. And kamusta kayo dyan? Maraming salamat pala sa pagtangkilik ng aming episode 3. Thank you guys, thank you. So, musta Rommel? How are you? Ito, maayos naman. So far, so good. So, syempre, I'm still coping up with the pandemic. Medyo walang kasiguraduhan eh. Pero kailangan maging matatag. Talagang ganun eh. Wala eh. Talagang ganun eh. Ayun. So, ikaw, paano? Kamusta ka naman? Oh, well, life is a little bit weird. The past few weeks, it's kind of hard. Pero surviving, we're getting there. Yeah. That's why we're doing this. Para good vibes muna. Pero, forget about it. Cool lang tayo. At kahit anong, kahit mga kung ano nung gulo nangyayari sa mundo, eh, kaya natin to. Good vibes lang, tama, good vibes. Tama tayo. Teka nga pala, bago tayo mag-start, kailangan muna natin pasalamatan yung mga ating manonood. Siyempre, hindi lang naman tayo hanggang Pilipinas. At maraming salamat from Sir Matoy Elife from watching from Korea. Okay, maraming salamat po. Siyempre, from the Taiwan guys, sila Sir Marks. From Bacolod, sila Ma'am Odi. Mel, mahina yung mic mo. Bago pa naman yan. Ay, sorry. Oh, lumalayo ay, sorry. Ka sa... Yeah. Talaga sorry, medyo... Hindi ko kasi nakikita yung ating mga manonood eh. Sobrang andami nating manonood ngayon. Sobrang maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Ayun. Medyo so, kailangan natin. Mukhang excited. Talaga exciting. At sobrang special tong ginawa nating preparation for tonight. At hindi biro. Pero before we go there, we have to thank the following people who supported us, lalo na the workshop group online na tumulong sa para makapagano tayo. So I want to thank the following people who supported our cause on reaching out a wider audience, lalo na yung mga taong behind the scene na ano. So I want to thank Macky Alejandro, Michael Lim, Doc Jeff Ponce of CDO, Ryan Tablante, Oscar Riliera, Gina and Deng Fuentes, Boy Duldulao, Boy at Libdan and Family, Connect Dimagi Bayambao, and of course, si Boss Nicholson Ong of Henry's Camera. Yan yung mga taong tumutulong sa atin para kaya natin gawin to. Sir yun. Nicholson, maraming salamat po sa suporta. Then, ikaw ba? Wala ka ba napapansin sa akin eh? Ay, bay, kailangan pa rin magpasalamat. Mukhang ano, maraming bago sa'yo ah. Mukhang maganda yung internet mo. Siyempre, unang-una nagpapasalamat ako kay Macky Alejandro for selling his router sa akin sa murang halaga. Maraming salamat sa'yo. Then siyempre, kung mapapansin nyo, medyo upgraded na yung ating audio, yung mic. Maraming salamat sa sponsor. Pati headset to, meron pa, no? Kaya lang, medyo mahihiyaan yung sponsor natin. Kaya sabi niya, wag na lang daw siya pasalamatan. Pero, Idol, maraming salamat sa'yo. Ako ang nahihiya sa'yo, pero talagang pinilit mo to. Maraming salamat. At least, hindi ka na nila pwedeng sabihin, ano, boss, itik, no? yun na nga. Tapos syempre wala bang demo dyan ng lower tones? Wala bang siguro sa susunod na episode yeah. Pero ako syempre gusto ko rin magpasalamat sa aking mga kagrupo sa Fiat Lux. Stay safe kayo guys. Natin talagang stay be safe, be strong from... stay safe and yes. Guys, nandito lang kami if you need help. Yep. Mm-hmm. From Drew, Rhea, and Donnie. Ingat kayo. Kahit medyo malalayo tayo. Then yung sa ating mga kasama, konting ingat lang. Kaya natin to. Kaya natin. Then, yun. Maraming salamat po. Lalong-lalo na syempre sa ating mga manonood. Maraming salamat. Medyo may nakikita akong mga audience na star-studded eh. Oo. Medyo matitindi yung mga audience. Medyo mabigat ang ating mga audience ngayon. Ano bang mga latest ngayon sa ano? Mga balita ba natin? So, alam ko, ano,
nainip na rin yung iba para makita ko sa inyo yung mga guests natin. Pero let's talk about first yung mga ano na pangyayari. I heard of one of the vloggers, ng mga famous vloggers, mukhang pumanaw na. Si ano, Eman ba yun, si, brother? Yes, yes, si Eman. Actually, before siya maging vlogger, nag-umpisa talaga siya sa mga babae. From PA, personal assistant sa mga wedding. Nakatrabaho ko siya talagang sobrang dedicated dun tao. So, nasa industry rin natin siya. No? Yes, nasa industry rin natin siya. So, yun ang naging stepping stone niya para makabili ng gamit. Then, sinubukan niya na mag-vlog. Matagal na siya nagba-vlog, kaya lang, nung nagkaroon na siya ng konting fans, dun talaga niya tinutukan. And, wala, sa kasamaang palad, may nawala na naman sa industriya ng mga talentadong mga taong ganyan. Eh, talagang ganun. Kapit lang talaga at enjoy life. Ganun. Right. Ay, teka lang. Mukhang may kailangan akong i-shout out dito. Sige lang. Go, go. Anak, go lang. Yung anak ko pala. Yung anak ko nagpapa-shout out. Anak, andito mahal. Si daddy sa TV. CJ, mahal ka pa ng tatay mo. Yes, yes. Uuwi si daddy dyan after a week. Yan. Yun. May dalang pa sa lubong. Hula, letter C ang simula. Tapos, 5-letter word yun. Oo. With ang ending niya, number. Yan yung pasalubog ng daddy mo. Wag ganun. Natakot. Ayun, wag ka na daw umuwi, sabi. So, grabe. Sobrang, sa iba't ibang lugar na tayo napapanood. Yep. Then, grabe, ang bigat ng ating mga manunood ngayon. Nako. Ako ang kinakabahan. Nako. Hindi ko akalain na may ganito tayo mga manunood. Nako po. Oh, so I guess muna kailangan ko i-discuss muna sa mga tao kung anong bagagawin natin tonight. So, yes. Yun. Oh. So, tonight topics is all about Payong Kapatid, guys. So, ngayon, syempre, we invited few of the good photographers in the industry na yep, may karapatang yep, magbigay sa yung ano ng advice. Now, Rommel, may gagawin ka ba? Magpe-prepare muna ako. Bigyan mo lang ako ng konting ano, patayin mo muna yung camera ko. Oo na. Teka. Dali lang. Titignan ko lang paano ko patayin yung ano mo. Paano ba? Alright. So, habang nagpe-prepare si Rommel, tonight's topic is about Payong Kapatid. So, coming from experience and well-renowned photographers in the Philippines, I'm sure marami silang mabibigay na tip sa inyo and how do we cope up with the current situation as photographers. Kasi lately, nababalita natin, nagsisimula na yung ibang kasama natin sa industry, nagbebenta na ng gamit just to survive or para maitawid lang itong nangyayari sa atin. So, right now, we invited these 6 people para makatulong or to give you ideas or at least manun meron tayong masisimulan. So dito we'll see kung anong pang pwede nilang i-share tonight. So habang hinihintay natin si Rommel, wait, ang tagal ni Rommel. Anyway, so tonight I'm not gonna address them as Nikon pros. I'm just gonna address them as the professionals or photographers, great photographers, or my colleagues. Why tonight, I'm not planning to do branding. So no branding right now. We're not gonna push any products or anything. It's all about photography on how sila, paano sila nagsimula, the human side of the pros. So yun, kasi gusto kong makilala kayo, makilala nyo sila na kung paano ko sila nakakausap behind the scene. And you, tonight you'll be seeing the yung pinaka normal, hindi yung mga suplado, mababait yan, sobrang gulo yan, yan yung ano nakakatuwa diyan. So Rommel, are you ready na? Mukhang wala. Yes, ready tayo. All right, pambihira, binagayan talaga, pinaghandaan pa niya talaga. Pambihira. Medyo nahiya ako sa mga guests natin. Kinakailangan natin mag-change outfit. Hindi lang. Kahit ako, nagulat ako sa susuti mo. Hindi ko akalain yung gagawin mo. Nahiya ako. Nakakahiya naman sa kanila kung t-shirt gaming lang. Wait, tayo. Ipapakita ko na. Ganun. So, alisin ko na yung cover ha, para makita nila. Yes. Oh, yan ho, si Rommel Marcelo, a.k.a. Hello. Hello, guys. Hello. Oh, yan.
Anyway, so, Rommel, do the honor of ano. So, ipapapasukin na natin sila. Paano ba? Yes, syempre. Alam nga naman na pagtagalin pa natin yung ating mga guests. Eh, lilipat na natin ang screen lilipat to. Lilipat na natin, yan. O, ayusin na natin yung ano natin, ha? Yes, yes, so, yes. So, we're doing something different right now. Medyo bilisan natin kasi medyo mainit, ha? Eh, walang problema. Mainit lang pala eh. So, let's bring in all the guests. Sabay-sabay ko na papasok, yan, ha? Sabay-sabay all na. Right. Sabay-sabay na. O, yan, pakita mo na. Batiin mo na silang lahat. Yan. Hello, guys. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi. Good evening. Good evening. Good evening po, Sir Ted from Sir Joe Galian. Sir Raymond Cruz, Direct Chris, Sir Ted, Sir Cris Magsino, and Sir George Tapan, syempre. Yan, so, magandang nawawalan. Gabi po sa inyo. Ayun. May nawawala pa tayo isa? Si Macky, yung ating ano, yung ating representative from DOH, syempre. Kailangan lagi tayo may representative from DOH. So guys, welcome to the show. Nice seeing you again. It's been a while na hindi ko tayo nagkita-kita. So thank you. Ang una-una magpapasalamat ako sa inyo for giving us a chance to bring you here sa show namin na walang kakwenta-kwenta. So, nakita nyo naman si Rommel, naghanda pa para sa inyo, nag-Amerikana pa para sa inyo, dahil masyado na natako. Medyo nahiya ako ng konti. Sabi ko, mabigat yung ating mga bisita, pati yung mga manonood natin, may sobrang bigat din. Kaya yung kailangan natin alright, ng konti. Alright, so I'll introduce muna one by one para at least kilala na. Sige. First, our first guest would be, syempre, ang aking pinsan, Raymond Cruz, known na pagdating sa unique na landscape man niya. Yan yung mga sinusundan ko pagdating sa fine arts na landscape. Ikaw, Rommel. Ako kasi pagdating kay Sir Raymond Cruz, ang nakikita ko talaga niya yung kanyang mga yung landscape niya, mga black and white, medyo kakaiba talaga yun eh. Sobrang bangis ng mga yun eh. Black and white siya, no? Black and white pero iba dapingan talaga eh. Black right, and white right. Pa yun, paano pag nagkakulay pa yun, di ba? Now next would be Joe Galian, one of the respected instructor in the Philippine photography field. So isa yung mga pinagkakatiwala pagdating sa mga pagtuturo. Yeah, no eh. Ang alam nyo lang kay Sir Joe eh, pagtuturo. Pero kung saka, gusto mong ilawan yung sarili mo, eh, may ano yan, walang eh, kahirap-hirap. Diba? Baka paliparan ka ng flash niyan. Now, syempre, hindi pwede mawala to si Direct Chris Librojo. One word, pare. Eh, syempre, pogi. Pogi. Medyo syempre, magkalapit, pogi, guwapo. Ako yung guwapo, di ba? Pero nawawala siya. Nasaan ba siya? Mukhang nawala. Nawala eh. Oh, anyway. Op. Pogi. May side comments yung ano, yung representative from DOH. Alright. So now, of course, my good friend from Cebu and one of the great photographers there, my bae, Ted Madamba. Yan, si Sir Ted. Wala akong masabi niya kay Sir Ted. Kasi, kasi hindi mo kinakausap. Hindi, yun nga eh. Kasi kailan ko lang nakausap si Sir Ted. Ang alam ko lang kay Sir Ted, nagsushoot siya nung Miss Universe, yung mga models, yun. Ganun lang. Alright. Then, of course, one of the multi-awarded landscape photographers. Siyempre, hindi natin mabanggit si Cris Magsino na nawala bigla. Nawala bigla si Sir Cris. Bigla. Ano nawala. Ano nangyari kay Sir Cris? Nandiyan lang siya. Ayun, bumalik ulit si Sir Cris. Ayun, nandun siya, sir. Yan. Mahihayin pala itong mga to sa camera, no? Parang ako, mahihayin din ako. Sanay-sanayan lang ho. Halok buhay lang. Alright. And of course, lastly, this guy doesn't need any introduction. His name is already etched sa Philippine photography. Of course, the great GT. My kuya, George Tapan. Siyempre, yan yun. Yeah. Wala tayo masasabi senior citizen. Boses pa lang. Nakita mo naman yung boses pa lang. Perhaps ano na, modulated. Boses pa lang, medyo may biga. Yeah. Alright, Aramel. Simula mo na.
Yun. So guys, tonight the objective is yun nga, as I mentioned earlier, we're not gonna talk about the brand. So I'll address you as my colleagues or professionals. Now, yeah, the branding that we're gonna do tonight is about us, ourselves. So what makes you you? Yun ang pag-uusapan natin. Uh-huh. Kasi ang gusto ko talaga dito, makilala kayo ng mga audience or ng mga ano nasa industry natin. Kung sino ba talaga tong mga Nikon pros dat na to or professionals na to. So, yes, yes. Sabi ko sa'yo, pag sinabi kong yung brand na yun, magagawa ka ng noise, di ba, Bel? Oh, wala, sabi ko na eh. Wala na. Ganun talaga eh. Pagbigyan na natin na promote yung pangalan. Okay. So, yun. Rommel, go. Siguro, ano muna, yung pala sa mga manunood natin, if you have any questions pala na gusto nyong itanong sa ating mga guests, you can do so. Si Macky pala, one of our hindi mo alam, organizers kilala mo. Din, organizer din. So, hindi ko masabi kasi kasama actually, mo na araw-araw. I treat him as a friend, as a kapatid. Oh, wow. Kaya hindi ko masabi na organizer lang basta-basta. So guys, if you have any question for the pros, you could just easily just type in or PM Macky or just post in. Macky would just compile all the questions. Then eventually, pag may napili si Macky na question, na magandang question, we might consider a patch call for that person. Yan. Para siya directly magdala. Alright? Oo. So, Rommel, paano natin sisimulan tong mga ano natin to? Yun. So, let's give them a chance muna to ano lang. So say something muna. So sa public first before we start. So I guess Joe, you want to start? Say something? Yes, sir, Joe. Yeah. Yes, thank you PARC for having me here. It's a great privilege to be in your talk show and Come on, privilege. No. Thank you for inviting and we hope to put up a fantastic episode. Yeah, I'm sure. Because this is the very first time we invited a guest, so we're expecting pumalpa kami dito. We normally kami dalawa lang nagkukwentuhan dito, so bahala na, bahala na si Batman. Oh, Mr. Next, Rommel. Yeah. Then next si Sir Ted Madamba. Sir Ted. Yep. Yeah. Hi. Would you say something naman? Sure, sure. Thank you guys for the invitation. At least nagkikita-kita tayo rito, you know, in these trying times. It's not easy to see each other physically, but with technology, at least we can stay in touch with each other. So thank you again. Thank you very much, Sir Ted. Then next natin yun, may maapol na. Opo, si Sir Raymond Cruz. If you have para panimula, ano bang pwede nating masabi, sir? Hello, magandang gabi. Wala naman. Gusto ko kay Insa. It's a start. At least may sinabi. Yes, okay. So, si Sir Cris Magsino. Cris Magsino first. Yeah. Sir Cris, wanna say something first? Magandang gabi sa inyo. Salamat sa invitation. And always keep safe tayo. Yan, buti na lang may Zoom, no? Oo, malaking bagay ang Zoom na yan. Yeah. So, nasaan si Cris? Si Cris ayaw magpakita mo kung may ginagawa. Si hindi ko alam kung ano na nangyari. Baka... Siyempre, unahin na natin si Tatay George. Babayan si Cris. Balikan na natin. Oo. Sir George, wanna say Sir something George. For sa mga viewers natin muna bago tayo magsimula? Wala, nag-pause. Wala? Nag-pause ba si Lolo? Oo. Nangyari kay Lolo. Sir George! Technical difficulties yan. Technical difficulties. All right. Na technical difficulty si Sir George. Akala ko ano na nangyari kina perhaps na nanigas eh. Kinabahan ako doon. Wag ka doon. Hindi nanigas. Hindi ko alam eh. Perhaps natakot ako doon. Inaantabayan ko pa na may sasabihin ni Sir George. Oo nga eh. Bigla siya nawala. Inaantabayan niya dito. Ang haba, ang rami pa naman natin kwentuhan kanina. So, Sir Cris Librojo, are you there? Wala Sir Chris, pa rin. Sir Cris, magparamdam ka po. Nasa checkpoint pa siguro.
Anyway, so yeah, so I think we could start the ball rolling right now, Rommel. So yeah, tapos ako nalang mag-add muna sa kanila pag alright, go. Siguro, actually, our show right now, it's something like a question and answer with a twist. Magtatanong po ako. Anyone could answer my question po or pwede rin kayo mag-react doon sa sagot ng iba. Parang ganun po. Para pong artist round table ang mangyayari sa atin. Parang ganyan ang mangyayari sa talk show natin ngayon. So, basically, ang mangyayari kasi dito. Yeah. So we might ask you a question, then we could direct it to someone or the group could answer it na one by one. So it depends. Now the discussion would be anything. It's no holds bar tayo dito. So anything under that, as long as it's photography, wag na natin pag-usapan yung mga personal na buhay natin. So yun yung ano naman, mahirap na. Baka dito na tayo totally mawala ng career. Anyway... So the first question kasi yung first question na gagawin natin gagawin ni Rommel. He'll be asked instead of you introducing yourself kung sino ka, anong ginagawa mo. We'll just make it different. So right now Rommel will be mentioning a name or he'll be saying a name na tapos kung ano yung first impression niyo or pagkakilala niyo dun sa tao, word. Like for example, if you ask me Rommel, ang first word na naisip ko pangit. Bogey. So yun yung hindi pangit. Ulit. So yun may, yung may audio difficulty, sorry. So that's basically you. So we're just kasi so for now, so sige, I'll start muna with Joe. Joe, I'll give you three names. Okay? Oh boy. Okay. Yeah, just first word you come up kung ano unang naisip mo, okay? Ted Madamba. Wow, Ted Madamba. Magazine photographer. One word. Paano ba i-combine yung magazine at saka photography? Babaero. Alam ko, parang lifestyle photographer eh. Lifestyle. All around. Okay. Hindi kaya ng one word talaga, no? Hindi, imposible. Kailangan ba photography-related yung word? Hindi naman, di ba? Kung gusto natin magkakaibigan dito online, pwede natin gawin yun. Siguro, food, how do you call a food provider? Chef? Chef. Marami rin scholarship foundation yan. Yung mga ganun. Talents. Para isa-isang nawawala mga pro, natatawa ta. All right. So this is for Ted. Ted, how about Raymond Cruz? Ted. Sir Ted. Oh, for me. Raymond? Yeah. Yeah, Raymond. One word. One word. Raymond, one word yan, 'di ba? Raymond. Di pa tayo natatamaan ng alcohol nito, ganito na tayo. Raymond, one word. He's a very unassuming person. Oh yeah. Ako tanim mo, Raymond. Late. Ako magsa. Late. Japan. Alala, talaga yun lang naalala ko sa Japan. So anyway, Rommel, continue that. Sige, simula mo. Yeah, Mel, tanungin mo ako Mel, ano sabihin ko per part? Ayan, sige. Hindi ako. Sige, Sir Ted, sige. Yan. Iuhuli ko nga sana yun. Iuhuli ko. Sige, Sir Ted. Paano mo i-describe si Sir Park in one word? One word. Yan. Si Park, mahilig. Sa photography. Tama. Mahilig. Mahilig pa ako. Sa photography, di ba? Mahilig sa portrait. Mahilig sa portrait. Mahilig, tama. Malito ginawa natin. Sabi ko sa iyo, malito. Akala ko sila yung interviewin natin. Akala ko sila ilalag lang natin. Parang nag-imbita ako ng luluto sa akin dito. Yun yung nangyari. So, habang wala yung dalawa, maganda to. So, Cris Magsino about George Tapan. Legend. Abang wala. Legend. Legend. Pagka serious legend, pagka medyo personal.
Ano ba? May kategory pala kung pag-personal. Guys, if you notice, ganito kami behind the scenes. So we normally meet up and let's say we have a show or we have an event at magkakasama kami. Ganito kami. We don't normally even talk about photography. Puro kalokohan kasi we're just normal people like you guys. We enjoy life. And ano, ganun lang. Nagkataon lang na natsambahan namin na nakilala kami sa ginagawa namin. Yun lang yung katotohanan doon. Kasi hindi namin pwede iangat sabihin namin kami magaling eh. Marami magaling dyan. Yun nga lang. Natsambahan lang namin na kami mas maingay lang. So, Raymond Cruz, how about Cris Librojo? Wala akong masabi. Wala mas... medyo inintabayan ako yun na medyo matagal. Oo nga. So, habang wala pa yung dalawa, pero okay. Si... Sir George, pabalik na raw. Wait lang. Alright, go lang. Matagal-tagal yan. Mga ano. Macky, do we have any questions right now? Nakapila? So far, wala pa. Puro shoutout. Guys, magtalo kayo. Huwag kayo magpa-shoutout. Hindi tayo, ano, walang gagawa ng fansign para sa inyo. Pero, hindi uso sayang, dito. Walang ano. Sayang naman. Alright. Mga inibita natin kung wala kayong mga this, questions. I'll address this to anyone. Anyone could answer this. So this would be nice kasi people like now, siguro akala kasi ng mga viewers natin na being a photographer, being a pro, we don't have inspirations. We do have inspiration. We still have inspiration. So sa inyo guys, as a photographer, who inspired you to be you right now? And when until now, meron pa bang nag-i-inspire sa inyo, nakaka-inspire sa inyo pagdating sa field nyo? Alright? Yeah. So, walang mukhang... So, I'll address it to Joe first. Joe, who inspired you to be a photographer from the start or until now, who inspires you? Oh, okay. Looking back, it was my dad who was the first photographer. So, he gave me a camera for free. Banggitin ko na yung brand. It's a Canon camera. No! Kahit sabihin natin, Canon, Sony, Fuji, Kodak, yun lang, okay na yun. So yun, binigyan na ako ng free film camera. Tumitigil siya eh. Ganun talaga. Inspire ako doon. And then, syempre, konting hindi ng mga trade magazines. Ayun, since my teenagehood, ayun, bit-bit, hawa ko parati yung camera noon. Your internet connection is something. Tapos, like recently, dahil sa COVID lockdown na to, naghahanap ako ng inspirational COVID photographer. yun ang inaabagan nyo. Oh, wala pa eh. Sino pa magaling na COVID photographer dyan? Yung magshoot ng wedding na may social distancing. Mahirap kasi nga because of ano. Alam mo, ang lamang ngayon sa photography would be, I guess, sila Cris Magsino saka sila Raymond. Kasi they could actually go outside and shoot landscape. And yun yung advantage nila ngayon right now. Siguro mag-macro photography ako. Maghanap ako ng idol sa macro photography. Macro photography. Mukhang marami yan. Hindi naman nakikita, di ba? Ayan. Sige. All right. Raymond Cruz, ito I'm really curious. Who inspired you to be one of the sa landscape? Nakikinig ko na ano. Actually ano eh. Okay na 'yan. Hello. Yeah. We're hearing you. Yeah. Actually ano, when I started, hindi talaga more in landscape. Ah, okay. The reason why I started photography is because of ano, concert. Oh, okay. I didn't know that. Layo na. Oo. Kasi ano eh, I don't know kung alam niyo yung mga hardcore na banda. Okay. So meron isang label which is Victory Records. Yung photographer nila more on long exposure na concert. Okay. Titles na ilaw. Pero sharp yung mga banda or yung mga tao. Okay. So
So, the reason why, kaya gusto kong bumiling camera. Kasi tumutugtog kami, may banda ako before. Mm. Okay, okay. So, yung okay. gitarista namin, yun, may camera siya actually. So, That's good. We didn't even expect na yun yung naging parang yung start ng ano mo. So all the while, I thought it's more on talaga landscape na talaga sinimulan mo. Pero that's yun ang hindi ko in-expect doon. That was nice. Right now, current, let's say talking about the current, ano natin, who inspires you as sa mga modern photography? It could be international, it could be local, doesn't matter. The reason here is we're trying to broaden yung perspective ng mga viewers na mayroon pa ding silang local, iba pang. Okay. Sa local is Alan Raso. Okay. Manuel Santos. Red Ognita. All right. Hey, Red. Oh, then international, contemporaries puro mga lumang like si La Weston, mm-hmm. si Ansel, yan. Oh, si Kenan. Yan na sila doon. Alright, sige. So, sige. Let's go for Ted Madamba. Ted Madamba, who inspires you? Who started all? I don't really have a... I don't want to mention a specific name though. But for me, my friends, like my colleagues, like you, like the Nikon pros, they're my inspiration. No, I don't focus on being inspired by one person, rather, but I go for the different genre of photography because I like to do this, I like to do that, but there are some limitations. So for me, it's the challenge for me is to be able to incorporate my learnings from one field to the other field to finally my creation. So kayo lahat ang mga inspiration ko. I'm even inspired with my students because say for example I bring a lot of students in the same place for practice shooting. And then when I see their photos, they don't have the same, not one of them has the same photo, so to speak. So I get to learn from them. Like I've been shooting in this place for how many times already, but when I bring a next batch of students, there's one or two that is a different way of shooting, you know, and they inspire me. They inspire me. So and that's cool. Yun, kayo ang mga inspiration ko. Huwag ako. Sila lang. Medyo mahirap pagka ginawang inspiration eh. Baka ma-perspiration. Ayan na. Palagya. Tala lang ha. Meron tayong susunugin ha. Nakikita niyo ba yung huling pumasok? Yan! No branding. Mabihira. Anyway, sige, pagbibigyan ka na. Talaga, hindi ka magpa-promote. Talaga sumisigaw lang yung background eh. Anyway, let's go for Cris Magsino. Cris Magsino, talaga, ikaw, I've been hearing about your name then for a while. Who inspired you, brother? Ayun, nag-start ako ng photography. College days kasi yan sa fine arts. No? Meron kami mga, kasi ako, painting major, no? So all may mga plates kami na dapat, like live painting or still life na hindi namin natatapos ng live. Mm-hmm. So napipilitan kaming kunan ng picture yung model para tatapusin namin sa bahay. So parang napilita ka lang sa photo. Okay. Pero nag-enjoy kasi ako nung nakahawak ako ng camera. And then years after na nung graduate ako, nung nasa advertising na ako, nakatrabaho ko si yung kapatid ni Sir George, si Donald Tapan.
yun. All right. Madalas kaming nag-shoot siya. Ah, so photographer rin okay. Yung kapatid ni Sir George. Oo, magaling na photographer din ng kapatid ni Sir George. Siya yung photographer, ako yung art director. So we go places to shoot for clients under my agency before. Yun, siya yung mga isa sa mga unang inspired siya kagad na nagdala sa akin na parang masarap tong masarap mag-shoot. And then doon na nagsimula. Commercial muna nung umpisa. Commercial photography. Ay, sayang si Sir George, nawala na naman. Oo nga. Anyway, until for now, so sa current alulantan, sa present, does anyone inspire you to be or parang natutuwa ka sa mga gawa sa something like that? Marami eh. Kasi ang dami. Masyado accessible na kasi yung digital camera for everyone. Yeah. At kahit na sa cellphone lang eh. Makikita mo sa mga social media every time na may mga makikita kang post, inspiring yung mga take ng mga tao tsaka yung vision nila. Na alam mo yun, dami mo makukukot na inspiration tsaka ano. Iba na rin yung ano. Yun yung maganda kasi. Yeah. Iba yung approach nila, di ba? Hindi mo naisip yun. Oh, yun practical yung challenge. Yun nga. So, yun nga, pag sa photography nga, hindi nga tayo pwede nga natin sabihin na we're done or we know everything. Eventually, it's a continuous learning thing. Eh. So, photography, we learn from, yun nga, sabi ni Sir Ted, na even sa consultant, sa student niya, doon siya natututo, nakakakuha ka ng idea. Mukhang nagma-magic show na si Sir George. Oo nga. may magic show. Joe, inaagawan ka ni Sir George na gano'n. Mukhang may magic show eh. So, ano mo natin? I-direct ko muna kay... Oh, nawala si Direk ah. Direk, are you still there? Oo, naning internet ko eh. Okay lang, okay lang. Walang kaso, walang kaso yan. We're still getting you here too. Taka lang ha. If you want a continuous connection at kunyari a little bit laggy, turn off the video. Just go for audio. Okay lang yan. Para lang mag-normalize lang. So for the meantime, I'll go for Sir George. Sir George, are you okay there? Sir George, audio. Naka-mute. Mute. Check click mute. Ah, napuputol yung connection ko, no? Hindi ko alam kung bakit. De, pero pag Sir George, okay kung, na, okay if it's a little bit crap, pag nagano, naglalag, you can turn off the video lang kahit audio para tumuloy. Paano gagawin ko? Pindutin ko lang itong video ko? Yeah. Turn off the video. Di ba meron doon sa lower left? You'll see just ano. Alright. Anyway. Paano yung turn off yung video? Sige. Rommel, yeah. Take over. Please. Take over. Yan, nawala. Ayan. Hmm. Yeah, si Direk ang nawala. Anyway, so... Pwedeng tanggalin ko muna? Yeah, pwede mukhang... po. Pwede. Sige, ako na magta-turn off ng video nyo. Just ano, ako na. Here, yan. Try turning off your video. So. Yon, Sir George, are you still there? Wow. English yun. Hello? Yon. Okay, better George, na. That's yon. Better. Okay. Sir George. Okay na ako? I want to know. Yes. It's hello? You're coming you're coming here clear, 100% clear. So, Sir George, I'm curious. Who inspires you? who started it all? How paano ka na inspire sa ano sa field na to? Okay. Oh, mahaba tong... Saan? Mahaba to! Nag-okay eh. Ito na. Ito na, sige. May okay alam na. Mo, dali. Alam mo yung tsura namin, nakaabang kami. Wala ko, anak. Hindi ka naman makikita dyan, ah. Okay lang, Sir George. Your audio is very good here. Sige. Yep. So, who inspires you? Who started it all? Nabibitin na. Sir George, medyo nabibitin kami. Nabibitin po kami. Guys, if you want to drink, you wanna have a wine, walang okay lang. Chill lang tayo dito. I have mine. Yun. Pero nakikigay yung boses nila. Parang gano'n. Yeah. Naririnig ka namin, Sir George. Sir George, naririnig ka namin, ha?
So you're clear here. That's good. That's good. Okay. All right. So yeah, the question here, Sir George, who inspired you to be a photographer? Or until now, meron kayong meron ba mga current photographer that inspires you? No, nag-start ako being a photographer. I'm from the province. Ang nag-inspired lang sa akin ay mga National Geographic photographer. Sila Avidon ng Life Magazine. Sila Iskabulo ng Cosmopolitan. At saka yung mga known personalities, known photographer abroad. Kasi pinag-aralan ko ang kultura ng Pilipino. Hindi ka makakapasok sa ganitong paraan. Kung hindi ka employed or hindi ka on a media or katulad ng Manila Times, hindi ka papansin. Mm. O hindi ka papansin dahil you are from a small town. Mapapansin ka lang kung sikat ang mga studio na pinapasukan mo. So, pinag-aralan ko mabuti. Yung nag-inspired sa akin, katulad ng mga nila Avidon at everything, is nakuha ko at na-challenge ko yung aking being a photographer. Kaya nung pumunta ako sa Manila, alam ko na ang gagawin ko. Pumasok agad ako sa matataas na publication, Sunburst International, Mabuhay Magazine, sa Manila Times, at saka sa ano. So, sa madalit sabi, at saka film photographer ako, no? Film dun sa katulad ng movie, nag-stills ako. So, nahasa ako kumuha ng available lights. Laging staff ako ng isang sikat na advertising photographer na nag-iilaw ako, katulad nila Edgar Bayani. So, lahat pinagdaanan ko na lahat. Events, PR companies, advertising, and everything. So, nung natutunan ko na lahat yan at malakas na at kaya ko na, yung nag-spark sa aking photographer, ang ginamit ko para ma-challenge ko ang trabaho ng mga sikat na photographer sa Pilipinas. Katulad nila Dick Baldubino, katulad nila Romy Bitog, Mario Ko, photographer ng Manila Times at ibang publication. So, pinagbuti kong mabuti. Sila yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob para ma-challenge me as a photographer. Kaya malaking bagay yung pag-challenge sa akin dahil alam ko kaya ko because yung mga photographer na nag-inspire sa akin ay pinaniwalaan at nakita ang buong mundo. Nung ginagawa ko yung mga photographs ko at nakita ng mga editors, no question asked, madali ako nakapasok. Ito yung kultura ng Pilipino. Kinakailangan gumawa ka muna ng palaan outside your country. Kung wala kang connection, hindi ka tatanggapin. Kung wala kang magandang background on education, katulad ng fine arts or whatever, hindi ka tatanggapin. So, kinakailangan iba ang Pilipino. Pinag-aralan ko mabuti. Kahit sa aking buhay ang pinag-aralan ko. So, grabe pinagdaanan ito. This challenge me. Yeah. Para yung linya ng mga tao na mga sikat ay mapantayan ko. Kung hindi man, ay mas mataas ako sa kanila. That time, nakikita ko ang trabaho nila, wig ties man sa Baguio. Wigs, yeah. Si Sir Wig, yeah. Ang mga trabaho ni Sania Bao na kasama sa amin ang presidente. Sino pa? Halos kilala ko lahat sila lahat. Ano? I mean, this inspires me. Pero because of my education from the rural area, I want to lift up photography from the rural na mataas. Yeah. Yung pamilya ko, na pamilya ng mga photographer, gusto ko may task ko. So I go international. Nakagawa ako ng mga books international. Nakagawa ako ng mga assignment international. South China Morning Post, kung saan-saan. So this is the character of the Filipino kung paano kay Kupan. Mabuti nga ngayon dahil marami ang nagtuturo ng photographer. Ano? Marami ang
nagagamit na because of the digital. So, me being a photographer from analog to digital, pinag-aralan ko, hindi ako tawag dito, hindi ako tumigil ng pag-aaral being a photographer. At saka isa pa, pinakilala ko na pagdating ng panahon, katulad nga nitong COVID-19, na hindi natin naasahan, na alam ko na kinukumpare ko yung knowledge ng isang photographer na malaki ang kinalaman maging analog to digital. Pag sumapit ang ganitong panahon, may magagawa ka ba? Titigil ka ba bagong photographer? I am born photographer. Whatever happened, photography is part of my life, no? Lahat ng camera ko. Kung anong edad ko ngayon, anong age ko in photography, I have equivalent cameras in my file. So lahat yan, pag tinitingnan ko, this camera that inspired me as a photographer. Kasi itong kamerang ito, lahat may istorya. Istorya ito. Grabe. These things, ano? Hindi ako natatakot whether there's anything what kung ano mang mangyari. Ang akin na lamang is to share my knowledge, to show Filipinos and other things that what other, you know, nationality can do better in photography. Kaya rin naman ng Pilipino. Kaya ng Pilipino. As long na you have a direction of what you are doing in photography. Hindi yung... Na-inspire. Ako na-inspire ako doon. Nandito lahat. Halwa. Medyo matindi. Medyo matindi. Hindi yung nandito lahat. Nandito na lahat yung Photoshop, filters, ilaw, tripod, and everything. Meron naman ako lahat yan, pero in case lang na kailanganin ko at ako'y ma-question sa knowledge ko in photography, I have something to show. So guys, yun, ito yung nag-inspire sa akin. Knowledge pa rin, diba? So, yun. I have, now I'm 71. I'm still going to the remote area naman to teach the local indigenous people photography. Binenta ko ang isa kong one of the my expensive camera to buy 15 cameras point and shoot para gamitin ng pagtuturo ko sa mga indigenous children. Kasi yung indigenous children at yung mga people na ito ay nawawala na yung kultura. Kulturo ng Pilipino na wala nagre-record ng tama, ano. So, ito isa yan sa mga ginagawa ko. Teach photography for them. Lend them a camera. Use them a camera. Shoot them the easy way. Not that technical way. Kasi our eyes is the camera itself. The third eye. So, kinakailangan malaman nila yon. Sila, my friend, Ted Madamba, during the 80s, nakikita ko na sila sa Cebu. I'm on my assignment sa San Marcos. Abuta ka ba eh? Sir Ted, 80s daw, 80s. Kami din mga. Idol ko na yan. Idol ko. Sabi ko. Diba sabi ko yung inspiration ko yung mga kasama ko. 80s, ano pa ginagawa? 80s, ano pa ba ginagawa natin doon? Kukuyakoy pa ako doon. Hindi pa ako buhay ng 80s. Hindi. Yung 80s, late 80s na ako, mga mid 80s ako nag-start ng photography. Tapos it was not easy for just any photographer to go to, you know, to Cebu to do a workshop or whatever. Tama. Ang tinatandaan ko lang, pag nandyan, there was a time it was published. Walang Facebook eh, so naka-publish talaga newspaper eh. Ano pang meron ng 80s? Wala pang mga friends there, no? I really took time to go and see George, at least to shake his hands, kasi nakikita natin sa mga magazine si George Tapan, you know, sa mga magazines ng Philippine Airlines, etc. So ngayon, it's just very easy to fly in, fly out, no? But, well, with the new normal, it's not easy again. Oh, yeah. So, anyways,
That's true, no? George, in fact, is my one of my living inspiration. Living yun. Legend. Mga 10 years old kayo, uncharted. 10 years old pala si Sir Ted. Ano na? Ito lang, sa'yo wala na. I graduate ko lang sa high school nun. Yun, siguro. Okay. So, analyze natin mo na kidirect. Ano yan? Wala. Kidirect, medyo... Oh. Paputol-putol si Nel Direk eh. Eh. Bago tayo layasan na laman ng nag-iisang Nikon Pro dito. Yan, Direk, it's your turn. Okay, Direk, sir, it's your turn to shine. Sir Direk, Direk Librojo, who inspires you? Who inspired you or who started it all? Kausap yata niya Nikon office para... humihingi ng clearance sa ano sa office ko. Ano sasabihin? Commute. Nakamde ba? Nagano na. Nagcha-chop hindi siya. Pa siya. Ayan na, okay na. Na. Wala. Sir ayan Cris, na. Librojo, okay. Hello, Sir Cris. Ayaw. Baka naghingi pa ng permiso kay AJ. Oo, nagano. Nagpapaalam. Ano siya eh, baka ma-technical siya no pag may pro pa, sir ano Sir Cris, try turning off the video lang just for the audio lang para pumasok yung audio mo continuous yun. Could you alam hear naman us? Alam naman natin na pogi si ano, so hindi na kailangan yung pogi ka na video, so sobra na, para hindi na kami nasasapa eh. Cris, are you there? Bukang wala paps. So, Rommel, continue muna. Sige. Ayun. Siyempre, before we continue sa ating next question, Sir Macky, mayroon ba tayong question from sa mga manonood na pwede natin? Oo, nagpapa-fan sign pa rin yung mga yan. Huwag naman fan sign. Question naman. Meron, kaya lang. Nandyan si Sir Cris Librojo, kaya baka mag-off siya bigla ng video eh. Maganda yung tanong eh. Okay, ano yun? Ano yan? Ano yan? Go lang. Shoot that. Ano mukhang ano? Mukhang controversial yan eh. Na-curious na lang. What's up? The question is coming from Mr. Benedict Titan Salvacion. And this is addressed to everyone. If not Nikon, ano next brand for you? Oh. Nako po. May sasagot ba sa atin dito? Ah, sige na, simulan ko na. Simulan mo na, papi. Simulan ka na kasi ano, kung gano. Kung ano lang, ha, for the sake of conversation or just for the topic, if not Nikon, the question is, ano, kung if not Nikon, what brand? What's right? The next? What next? Yes. What's the next? Hasselblad. Ang tagal lang. Hasselblad, pare. Hasselblad. Okay. No, safe yun. Answer. Safe answer. Wala dito niyan. Wala. Walang gaya-gaya, ha? Alright. Sir Joe, ikaw, kung hindi Nikon, kung after ng Nikon, ano ang next? If kung i-anticipate ko yung susunod na technological gap, jump, kasi may ina-anticipate akong technological jump eh, yung pag-evolve ng cellphone. So, naghahanap ako ng... Malupit yun ah. Naghahanap ako ng cellphone na pwede kang may bayonet mount at saka napapalitan yung aperture at saka yung pwede siya gamitin sa studio. So, kung sino yung unang cellphone napakabig, na makagawa... Napakabigat ng cellphone na yun. Hindi, kasi sa tingin ko, yan yung susunod na disruption eh. Yung camera reset. So, ang camera reset na manggugulo sa buong industriya is yung cellphone camera phone. Oh, yeah. Kasi yung cellphone natin, pwede na mag 4K video, pwede ka ng video edit sa cellphone, parang what? Tapos i-upload mo kagad. So yung next technological jump na hinihintay ko na mabibigla lahat yung mga brands is yung cellphone, smartphone. So as of now, I think yung latest iPhone yata, pwede mong palitan yung aperture.
So pag ang cellphone, pwede niyang kapag kaya niya na ang full manual tapos napapalitan pa yung lente tapos may battery grip. At saka pwede. Cellphone pa ba kaya mo? May battery grip. Hindi na po cellphone yun eh. Hindi na po cellphone yun eh. Kung lang, power bank na lang. Eraser. Power bank. Get your DSLR, get duct tape, then lagay mo yung cellphone mo. That's that's what you want right now. siguro iPhone, latest iPhone siguro or latest LG. Depende kung sino mauna sa full manual. Okay, full Apple manual and phone. LG, you want an endorser? You have Joe for that. Sir Joe. Aray ko. Yes, sir. All right. Mukhang may audio na may audio na yata si Direk Cris. Baka Direk Cris, baka pwede namang pagsagot naman niya. Mahirapan niya sagutin 'yon. Walang audio, no? Naririnig na, no? Oo, naririnig na. Mukhang this is the time. Eh, ano 'yung tanong? Ito na eh. Sino ba yung nagtanong? Si Benedict ba yan yung nagtanong? Yung parang... Opo. Mukhang gano'n. Sige, tanong. Ang tanong, kung hindi yung brand na yung nasa ulo mo right now. Okay, tanong. Ano ba yung tanong? Game. Maki, go ahead. What's the question daw? Sir Cris, ang question niya is, if not Nikon, ano next brand for you? Oh, okay. Actually, yung isang lagi kong tinitignan bukod sa Nikon, ang lagi kong nakikitang brand is yung Soen. Hindi. Iba yung Soen. Ano yun? Walang yaga talaga. Masintabi po sa mga batang nanunod. Masintabi po tayo. Walang magyayari dito. Lingerie yan or underwear. Huwag. Yun lang nga yun eh. Hindi kasi yun lang kasi minsan na ito. Pag hindi na ito. Limitation. Honestly, nagbibideo kasi ako. So, maraming choices na talaga, no? Ayaw talaga. Sagutin mo na. Huwag mo na ilog. Kung sa videography, no? Ito na. Seryoso na to. Seryoso na. Okay. So, maraming choices, if ever, no? Kung hindi man Nikon. Basically, kasi sa videography, gumagamit ako ng tinatawag na long form. Long form na camera. So, hindi siya DSLR. So, malaki siya. Okay. Diba? May mga iba-ibang brand. Pero yung pinaka-okay na brand for me, bukod doon sa mga ibang brand, kasi may DSLR. Sila. Ito walang DSLR, yung Black Magic eh. Katulad nung sweet. Yeah. Sure, Black Magic 'yan. So, yung pag may video camera ka, Black Magic 'yun. Pero basically, kaya hindi si Black Magic yung ginagamit ko ngayon dahil first, siyempre, si Nikon kaya niya na yung quality noon, and mas maganda sa low light. Kaya si Nikon yung ginagamit. Hindi niya ako nagpo-promote. Hindi. Pero yung Black Magic, okay din siya. The problem with Black Magic, kailangan mo lang siyang ilawan talaga. So kailangan niya ng matakaw siya sa ilaw eh. So talagang so, well lit talaga. Lang naman. So pero kung running gun, so in. Thank you ah. Salamat. So okay. Ano pong version ng so in? R4 po ba 'yan? R4. Rommel, tanong mo pa sa iba. Ikaw na magdanon. Go. Ayun, siguro hindi, tuloy na lang. Hindi, tuloy natin yung question. Address naman sa lahat eh. So I'm really curious about the other guys. Sir Ted, how about you? If not Nikon, what brand? Honestly, at my age now, my concern is just more on the size and the weight. All right. So from the DSLRs, my Nikon DSLRs, I shifted to the mirrorless as it can a lot of weight and so far so good. So I think if I am to go for another form or another brand having the same consideration, I'd just rather go with a better cell phone. I agree to what Joe said.
for me, if it's if my duration is the physical weight, I think there's no other smaller machine that is capable of taking good pictures but the cell phone in the next all generations right. to come. May so, point, may point. Wala kung ano, kung basta siguro, I think I 100% agree with Joe. Yeah. Amen. Yeah. My point. And I think that's the safest answer. Siguro address naman sa lahat eh. Sir Raymond Cruz, sir. What's next after Nikon? Ano next brand, if ever, or what camera? Ano ulit? on your field, sa field mo, diba? Okay, sa field mo, Raymond, if it's not Nikon, what brand ang pwede mong ipalit po? Okay. Anything that is medium and or large format. Since I'm into landscape, I'm into printing. Yeah. So, okay po. Okay. So more on the details. So, mas madali talaga para sa akin kasi like right now, ang if I shoot with DSLR or with Nikon, I'm using tilt shift. So more on stitching. Alright. Nag-stitch ako para makapag-create ako ng larger a wider prints. Okay po. That's ano, so, that's good. Yun yung ano niya. Yung pala ang sikreto, no? Stitching, Magtatry nga ako. Paps, hindi mo. Lang yan. Magtatry lang. Ay, ko naman, magtatry lang. Alright. Sige. Thank you po, Sir Raymond. Sir Cris, kayo po, Cris Magsino, baka sabagot din naman yung Cris Nico. Sir Cris Magsino. Sabi mo, nasasagot yan. Hindi, nakasagot na si Sir Direk eh. Sir Cris, if ever po na hindi Nikon, what's the next brand for you sa field na pinagsushutan nyo po? For now kasi happy naman ako tsaka wala akong reason to ano to switch for now ano kasi happy ako doon. Alaga, sorry. Pero kung sobrang bigat kasi ng question. Kailangan kong gumawa ng choice. Kailangan ko i-test kasi wala akong comparison . Kailangan ko ma-compare yung quality. Siguro kung ano yung maganda yung output, doon ako mapupunta. Based on your needs and these. So it's almost the same as Raymond. Based on requirements, no? So basically, what you guys are saying, di ba? Yeah. Basically, what you're saying, guys, you just don't shift to a certain brand without checking it. Hindi kasi uso yan, yung ganun-ganun. So, you're checking it out based on requirements kung magagamit mo yan doon sa current field mo or sa requirements na ano, kailangan mo. So, yun yung maganda. So, ito magandang tanong yun. Huli. Pamil yung huli, siyempre. Siyempre. Ito gusto ko malam. Siyempre, the legend, tatanungin natin yan. Napakatagal na sa field nito. Sir George, are you there? Yan, dito ako. Dito. Yun! Okay. Yeah. Sir George, if ever right. na hindi Nikon, what's the next brand for you na magagamit mo sa iyong field? Yung kasing camera, the tools that I'm using is the extension of my body. Kung nung una, ang ginagamit ko when I started is a Nikon, why will I change to other brand? Why the astronaut use Nikon? It's because it's better. Why me makes me famous? It's because of the Nikon camera that I'm using. So, bakit ako magpapalit ng asawa ko? Nag-enjoy ako sa asawa ko. Yo! It's like the camera. Sobrang bigat. Walang pwede ko motos doon like sa sinabi niya. Lang. Agree tayo lang dyan. Is that a camera? it's like a camera. That's part of your life. So, kung meron, magtatayo man ako ng museum, 2/3 of in the museum are Nikon.
Why? Because it's tested ko na yan eh. I have everything. I have Leica, I have Pentax, I have everything. Hasselblad, pero nag-enjoy ako sa Nikon. Parang ito ay sa extension nga, sabi nga extension of my arm, extension of my eye, the lens, and the inside is the my brain is the film of that camera. Kahit na mag-digital ako, mag-analog ako, same pa rin yung brain na ginagamit ko in my camera. Kasi sila lang yung nag-record at nag-duplicate ng image na kinukunan ko. Pero yung iniisip ko, it's not part of the camera. So, importante sa akin, I'll stick to what I started. Kasi kung ako ay magpapalipat-lipat, ay mahirap naman siguro yung lahat na yun ay subukan ko pa. Kasi at my age, you know, I need something that, you know, that give people inspired. Nung ako yung nag-start, ito yung camera ko. After nung kumamatay man ako, this is my camera, pero I have a lot of cameras in my drawer. Wag. Everything is like that naman, pero you have to accept it. You have to accept it. Pero if you ask me, are you going to change brand? No, I'm not going to change brand. Kahit hindi naman ako binabayaran ng Nikon at binili ko yung Nikon camera. Diba? Binayaran ko naman ang mga camerang ginagamit ko. Wala naman ako libre sa Nikon. Diba? O, diba? I'm helping maganda Nikon, the brand, diba? Because it's make me famous. Alright. It make me famous. Because, diba? Tama. Diba? Yun ang maganda yun. Diba? Mm. Kaya hindi ako masisisi pa rin. I mean, I totally understand you. So, wala tayong problema doon. Sabi ko nga, Sir George. Wala problema doon. This is a no holds bar and a fig. So, okay lang tayo dito. Diretsahan. Maki, masaya na ba siya sa sagot? Hindi naman tayo binabayaran sa Nikon, di ba? Hindi naman, diba? Tama, George, hindi tayo. Ako naman, hindi naman ako nag-utang lang ako ng camera ng Nikon. Pero binabayaran natin yan. Binabayaran ko. Oh. Diba? Binabayaran natin yan. Revolution! Okay. I'd like to thank the person for asking that kind of question, huh? Because it's a thought-provoking question also. Maybe when I sleep tonight, I'll still think of more answers for that. That's a very good question. Very good question. Thank you for that question. Bumabawi pa kayo. Uy, si Rommel, bakit parang namumutla? Nainita na ako. Ang init eh. Alright. So, nainita na ako. Okay. Grabe naman yung mga phoning question natin. My turn to ask a question, guys. So, anyone could answer this, huh? Anyone. So, it's not addressed to what genre of photography you really haven't tried doing yet? Anyone? Rommel, ikaw mag-pinpoint kung sino gusto mong sumagot na lang. Unahin ulit natin si Sergio, syempre. Si Sergio kasi nakatingin sa akin. Oh, Sergio, una ka na. Lato ba niya tinitignan? Ano ka ba? Siguro, for something new, siguro infrared underwater photography. Whoa. So, underwater photography. Okay. Yeah, infrared. I'm curious. If is that possible? Kasi di ba sa pag-infrared, you really need really light yung ilaw, di ba? To convert it to that effect, right? It's bordering on experimental photography, ah, okay. Mark. Right. So, I don't know how light behaves underwater. So, I don't have to go 60 feet deep. I mean, kahit 10 feet deep, okay lang. So, try to shoot underwater landscape.
yung tripod, ilalagay mo yung tripod sa sand underwater, tapos ilalagay mo yung camera mo doon para hindi alunin. Tapos mag time exposure ka using infrared. So I find it curious. Tinanong nyo eh. Iniisip ko paano execute eh. Tapos underwater, pero may kasamang infrared strobes. So siguro sa mga madidilim na lugar na may madilim na coral, bubugayin mo ng flash, pero may infrared filter yung flash sa ilalim ng tubig. So yan yung parang nightmare project ko na ano kaya yung itsura okay. ng so image? That's a general na kahit ako napaisip pa. Pero just to answer that, general photography, underwater photography rin yung I really haven't tried yet. And I'm curious about it. Yun yung sa akin. How about you, yeah. Sir Ted? I remember, Park, when there was that typhoon Yolanda. At that time, I was in the U.S. I was taking up lessons on forensic photography, which was handled by instructors of the FBI, NCA. And so that's a genre that I wanted to get in. So when I went back to Cebu, somebody called me for my services to shoot for forensic of what happened in Tacloban. I was thinking it was my chance. It's kind of morbid also, you know. I said I was preparing myself for it, but something happened along the way, so hindi natuloy. So that's one genre na I studied it. I took time to study. That time I was just in the States, and it so happened that there was a workshop sponsored, Nikon school also, on forensic photography. So I took the workshop, and until now I'm in a point whether or not to go into it, or if maybe somebody will call me and ask for help, maybe I will do it. But generally it's the same. The forensic photography is more very basic, except that it's you also create your own way. There's art in it also, except that you really have to use the basics of taking pictures, of scaling down the items and everything, and trying to capture the ambience of how what time the crime happened or something like that, the trajectory of the bullets or something like that. But anyway, well, that's another good question, and it made me think again that I'm okay shooting forensic when there's a call for it. No, that's good. Huh? That's different. Park. Yeah. Yes. Pwede kayang gawin ni Sir Ted yung forensic photography kay Rommel habang buhay pa? Walang yakan naman. Naunahan mo ako doon ah. Pwede natin. Sagutin natin ticket ni Sir Ted at saka hotel. Walang yaka talaga. Sir Ted, ako po magsa-sponsor nung sponsor ka namin. Let's try it with Rommel. Yeah. Pero that's the first time I've heard na may forensic photography talaga. Yes, my classmates were mostly government employees. I was the shortest and I was the darkest. Most of them were police officers, sheriff, military. And I just happened to pop into that workshop. It was just close to where I was staying, so just wanted to take that's okay. Workshop. Well, that's good. That's cool. Iba yun, kakaiba. Yeah. How about you, Insan, Raymond? What genre of photography you haven't really tried yet? Pero you want to explore eventually? Actually, hindi naman ako more into to genre. Eh. Yeah, lahat naman ginagawa ko. Mm-mm-mm. So, actually, depende sa approach. So, like, kunyari, macro. Ginagawa ko pa rin fine art or kung landscape or anything. Masa yung sa approach nag-iiba eh. Pero like yung genre, hindi ko masabing kasi even portrait, nagpo-portrait din naman ako. Yeah, nagpo-portrait ka rin. Pero blurred. I mean,
So you apply your own style on that different genre of photography. So kumbaga, you shift to different genre, pero the identity or the style of presentation is you. Parang ganun yung... I think it's more on the idea. The idea. All right. So gagawa ako ng isang idea. Iko-conceptualize ko. So kahit ano. Pero syempre, mas masaya talaga ako sa landscape. Yun. Pero at least hindi mo so hindi mo kino-constrain sarili mo to landscape. So once you syempre, kasi yun rin yung maganda malaman ng mga tao right now. Ay. Na we do have our specialization in photography, but we also explore other things aside from our own comfort zone na photography. Actually, landscape naging ko lang parang another person ako Ah, okay. Oh, so nagtuturo ako ng, 'di ba, ng workshop. Yeah, pero yung personal work ko is more into fine art talaga. Ah, okay. Mm-hmm. And more focused on black and white. Okay. Pero syempre, mas gusto ng tao kasi is code. Mm. So 'di ba, mas marketable ang colored. So if you're going to do workshop, doon ka sa gusto ng tao. Pero so, yung personal work ko is iba talaga. So what you're saying right now, pag sa for your personal thing, you do your own thing. Now, pero pag on the business side, you follow what the client or what it's... Oh, yung market. What the market needs. So, that's nice. Yan yung ano rin. Pero niche market pa rin. Landscape pa rin. Okay. Diba? Pero yung personal work ko... Like right now, mas focus ako ngayon doon So tumigil na ako sa commercial side. Okay. Since meron na personal na. Since meron naman na akong printing. Yeah. So yun na yung bread and butter. Oo. That's good. That's a nice answer. Medyo interesting din yung answer ni Sir Raymond kasi nung sinabi niya yung portrait na blurred, medyo iba yun ah. Lilinawin namin na yung portrait na blurred ni Raymond is more of artistic ha, hindi artistic yung malabo side, lang yung shoot nyo tapos blurred na yun. Hindi ba yun ha? Baka quote and quote nyo. May artistic at meron talagang blurred yung kuha lang. So iba. Pag intentional, dapat across the board. Kunyari, isang series. Makikita mo naman yung consistency. Oo nga naman. Kasi mamaya kasi baka may sumunod sa payo at puro blurred. Uy, sabi niya, hindi. Sabi niya sa Raymond yun. Linawin natin. Iba naman yung park. Iba naman siguro yung blurred ang subject tapos sharp ang background. Iba na sa ilim. Iba na. Sumablay talaga siguro yun. Or magulo lang talaga yung subject. Iba, may kasi ibang mga brands na may mga back focus ba? Okay. Huwag natin simulan yan. Mga dagdagsain kami dito lang ka. Walang bashing. Walang bihira. Based on experience lang yan. Try ko yung ibaba. Ganun mo. Pero nagkaroon lang ng mga technical difficulties siguro. Ganun lang yun. Curious ako anong brand yun na puro back focus ah. Op, next po tayo. Next, next po. Okay. Okay. Rommel, who's next? Ay, Sir Cris. Yun po. Cris Magsino. Cris Magsino, Sir Cris. Or Derek. Si Derek, ipunin mo yan. Si Sir Cris Magsino. Si Cris Librojo, lagi mo isusunod mo lagi kay George Shop kasi matitindi siyempre, sagot ng dalawa na yan. Sir, Cris, how about you? What genre of photography you really haven't tried or you want to explore eventually? Okay. Kasi nahihilig kasi rin ako sa sciences even before nung bata pa ako isa sa mga passion ko yung about space, stars. Gusto ko eventually subukan yan yung mga deep space photography, no? Parang pagka nagka-budget ako, kasi mahal. Bili ka lang. Pag magka-budget, bili ka rocket ship. anong gadget na tinitinas dyan para ma-achieve na yan. Telescope and everything, di ba? So,
Brother, ang lalim mo. Malalim ka pala, bihira. Dapat ka talaga tayo mag-inova. Bro, bro, baka pwede naman akong paangka sa racket mo. Pero ano, that's different, no? So, yan, gusto ko masubukan yan. Deep space photography. So just not being here in Earth shooting Astro or Milky Way is not enough for you, no? Space talaga. Pampira. Ay, nakikita ko yung mga, ano nga, yung mga grupo kasi na may Facebook page yan, na-inspire ako sa mga kuha nila Alex Baredo, yung mga ganun. Yung ganda ng mga setup eh. Yung That's very informative. At least may magkakaroon ng may idea. May mga ibang genre pala. Okay, Pops, ayan na. Si Nikon Boy na, please. Yan. Si Derek. Derek, your turn. So, what genre of photography? Tagalogin mo. Hindi, yun lang. Hindi ko alam. Mahirap Tagalogin yung genre pala, hindi ko alam. So, what genre of photography na hindi mo pa natatry na gusto mong itry, Sir Cris? Direct Cris. Okay. Basically, na-inspire ako kay Sir Joe Galian. Honestly, narinig ko yung gusto niyang mag-underwater, madilim. Doon ako na-inspire. Yun, basically, gusto ko yan. May punchline to eh. Gusto ko itry yung microscopic. Ha? So, gusto ko makita yung mga bagay na gumagalaw na maliit. Alam mo yan? So, gusto ko malaman where everything starts and saan nag-i-end. I mean, about life ito, microscopic life. Yan yung gusto kong itry. Marami na ako na-try pero gusto ko pa siyang i-try. Direk, parang iba yung dating eh, no? Madilim, maliit, tapos gusto mo i-try yung mga hindi mo pa na-try. At marami na daw siyang na-try. Iba-iba yung dating eh. Are we still on photography? Okay. Actually, nasa videography ako. Sorry, kaya hindi nyo ko naiintindihan kasi medyo magkaiba tayo ng field. Kaya yun, yung mga madidilim, iba yun. Si Ted mahilig, rin sa madilim. Ayun, so syempre. Hindi natin... pakakawalan to si Sir George Tapan. Kayo, malamang Sir George, ang dami mo ng field of photography na itry. So, ano namang genre ang hindi mo pa na itatry talaga na gusto mong itry, Sir George? In my 50 years in photography, now I'm doing 500 best photographs of my shots. Oh, so, 10 best pictures per year. Huh? Yeah. Okay. Good. Great. And then, ang gusto kong gawin, nabuuhin, ay ang panoramic photography. A panoramic photography using a real panoramic camera. No stitching, taken by film, no digital imaging. The real things, ano, using the 6x17 camera and Hasselblad X-Band. Hasselblad X-Band, no? So, yan ang gusto kong itry kasi from wide angle to telephoto na 300 millimeters, may mga lente yung camera na yon. So, I'm going to do another book and to shoot. Nagaling nga. Tapos na yan. Nandiyan pa. Without touching anything on the images. Kasi kung ano yung nakikita ko,
kung anong na-capture ng camera through films, yun yung mapiprint. So, yun ang isa sa gusto kong gawin kasi halos lahat nagawa ko na from the president in exile, state visit, all exploration, geothermal exploration, passion, nude, everything nagawa ko na. Pero ang hindi ko pa nagagawa, which is nagawa ko na, is to focus on photography, on digital, on film, panoramic. Pero sir, meron kang hindi pa nasusubukan. Subukan nyo i-shoot si Rommel. Wag sir, George. Ang ganda niyan, pare. Ang ganda niyan, pare. Foreground sa panoramic. Ground. Foreground ng panoramic, ano? Foreground, panoramic. Parang may rock formation on the foreground. Huwag naman po ganun. Tapos sabayan natin ng blur. Sabayan natin ng blur ni Raymond para hindi na siya makita talaga. Oo nga eh. Diba? Yan ang, kung naman pinasa mo pa sa akin yung bola. Alright. Naalala ko dati, Sir George, naalala ko dati nakatrabaho ko si yung kapatid niya si Donald. Doon ko nakita yung panoramic lens eh. Okay. Manghang-mangha ako doon sa panoramic lens niya eh. Galing eh. Simpel, Fuji 6.7. Yeah, yung kwan, yung, you know, it's a 6x17. Ganda. Malaki yun, 120 yun. Yung 12 shots, nun. Apat na shots lang yun. Apat na shots lang yun. May ganun pala. So, lente. Pag in-scan ko yun, ganun lang, i-scanin mo lang. I mean, wala ka nang hanapin. You can shoot it in vertical and horizontal using one camera na magsasabi at magre-record na taken by film. Parang ganon. Oh, back to film. Back to yung start, di ba? Parang ganon. Alright. Yun ang isa sa kwan. Although, ang may mga ginagawa ngayon ako, nudes in location. Ang gaganda rin ng mga nudes ko. Kaya lang, syempre, that's a special edition. Special edition. What? Ang ganda sir, nun. Hindi yung, hindi yung nude ng Facebook. George, mga bagong shot yan, George. Sir George, bagong project niyo po ba yan, Sir George? Bago yan, bago. May mga bagong project ito, mga bagong so, ano bang bago project yan, George? Usapan niyo, mukhang hindi project na yata. Hindi. Kasi kung bago pare, nakamas yan, di ba? Pero ano klaseng mask? May mask yung mukha o may mask yung pasintabi po sa mga batang nanonood, pasintabi po. Okay, Rommel, I'll ask the next question. We'll skip the other one. Okay, so we got the proper answer with Sir George. So ito maganda, this is addressed for everyone. Okay. This is a little bit controversial kasi we might offend someone, but again, offending someone sometimes, it's a right thing to do just to teach them the right thing. Okay, so what makes a good photographer? What makes a bad photographer? You could talk about your genre. You could talk about, in general, your photography. So again, so nakayuko si Sir Joe. So sana unahin natin. So, umiling-iling pa. Umiling-iling pa. Para estudyante sa school ano, gumagana. Ayun. Umiiyak si. Bumibuelo ako eh. Ah, okay, Raymond. Pwede last na lang ako. Okay, sige. Okay, sige, I'll start it. Sige, ako na lang sir. Sa akin. Sige, sige. A good photographer is someone who continues to learn and doesn't accept na he knows everything. He continues to evolve and come up with new concept. Now, a bad photographer is someone who just proclaim or tinaas na sariling bako na ako na yung na alam ko na lahat. And that's my take on in general. Yeah. Kasi someone who would say, I know everything, I don't want to know, I don't want to study anymore and I know how to do that. Eh, yun yung sarado na isip eh. So, that's the bad photographer for me. Wow. Okay.
Great answer. Good. Ang hirap yan. Ang hirap na higin yun. Kaya nga na una. Napapaypay. Napapaypay ng abaniko. Ang ganda lang pamaypay niya. Napapaypay ng abaniko. Si Sabjo. Ang hirap. Sige, we could skip. Sige, Rommel, ikaw mag-ano, point ng next ano, kung sino. Ay, sige. Sir Cris Magsino, what makes a good photographer and what makes a bad photographer for you? Based ito doon sa isang mga talk ko, no, yung finding your passion in photography. A good photographer for me is into photography, doing what is, nilalabas na yung passion niya. No? He's into this field, doing what he loves, and he's here for the right reasons. Diba? So yung hindi siya napipilitan, walang peer pressure, he's just doing his thing, he's just enjoying photography. That for me is a good photographer. And then a bad photographer for me is someone who's in this career for the wrong reasons. For example, yung mga mahilig mag-shoot ng mga models, pero iba yung may mga... Yung nangaamoy. Ayun. Ayun, di ba? Inamoy. Oo. Iba pala yung mga binabala. Di ba? So, yun lang. The wrong reasons. You're here to exploit o may mga hidden agenda. You know? So that for me is a bad photographer. Romel, magbago ka na, ha? Yan na. Good photographer ako. Pag mag-shoot, dapat may chaperon lagi. Ganon. Para safety, di ba? Lagi may saksi. Para walang makita na, oh, may ginawa kang masama. Thank you, Chris. Ganun thank lang. You, Chris. Rommel, next. Sir Ted, your turn. What makes a good photographer and a bad photographer for you? I think for me, a good photographer is a photographer who thinks that he's not yet that good and that he will continue to get inspiration and he'll continue to study or rather learn more things about photography. A bad photographer, on the other hand, is a photographer who thinks that he's already good. So, if he thinks that he's already good, for me, that's a bad photographer. A good photographer... We have the same thing, It's kind of like same with PARC. Huh? So you're good if you still think that you can still do better. Yeah. You're bad if you think you are already doing good. Yun yung ano, yun yung tama. Simple pero mabigat, may laman, no? May laman. Pero gaya-gaya, in English mo lang sinabi. Okay. that's hindi ko kasi maintindihan yung Tagalog mo. In English ko lang. Okay, bye. Ayun po. Alright. So, syempre, balik tayo kay Sir Joe Galian. Kala mo, Sir Joe, makakalusot ka na. Siguro, this is the right time to shine. What makes a good photographer and go ahead, bash them. Nahirapan ako mag-Google. Teka. Nasa Google ba yan? Nasa Google. Oo, baka matyamban to. May top 10 question answer dyan for ano. Siguro a good photographer is a person who siguro has a social responsibility with his artwork. Alam niya yung effect ng picture niya over his area of influence at saka in succeeding in other areas. Mm-mm. Yun lang, siguro a bad photographer is not socially conscious or has no social responsibility when it comes to his art. So yun yung take ko sa good photographer. He should have a social responsibility, especially in my opinion toward the nation building. Yun lang. Masado gano'n. Lumalim. Ang ganda ng pagka-Google mo. Rappler mo ba kinuha yan? Hindi ko mahanap sa Google that, so gumawa na lang ako. That was a great answer. Chamba. Sir Joe, paano yung follow-up? What makes a bad photographer? Yeah, sinabi nga niya, hindi ka nakikinig. It's actually the opposite. It's actually the opposite of what not. So, sinabi niya. Yeah.
Sige, proceed tayo. So, syempre, Dali Sir lang. Raymond, what Dali makes a good much. Photographer and what makes a bad photographer for you? Pwede mo magpas dyan? Pwede. Go lang. Pwede. Oo naman. Oo naman. Ano tayo dito? Oh. Yeah. No problem, brother. No. Ako, pwede ko lang saluhin hanggat may signal ako. Yeah. umuna na si GT. Sige okay. Po, Sir George. Ako, a good photographer, if you think of Abidon or any great photographers, these are the good photographers because they remember what their works as a photographer. No responsibility to other things, but para sa kanila, sila ay photographer, yung mga works nila na ina-appreciate at natatandaan natin. These are the good photographers. Only people, other people can tell you're a good photographer. You cannot tell yourself I'm a good photographer kung walang ibang magsasabi at maniniwala na you are a good photographer. So good photography is something na meron kang legacy or something work na iniwanan being a photographer. And a bad photographer is that things na nowadays, it's like na they're thinking they're goods as a photographer by using the social media. These are the bad photographers because they are putting trust in social media na pinapakita nila they are good pero they are bad photographers because they destroying the clean of social media. Pakita sila ng maganda to make them good. Hindi yung katulad ng ginagawa ngayon ng karamihan. Mga kabataan, you have to remember, social media is a free space. This is that time na matatandaan kanila, marirecall kanila. Kaya magpakita kayo ng good work, you to become good photographer from bad photographer. Yun ang akin, ano, things like that is you will be remembered. Kung nagpakita ka ng hindi maganda, you're a bad photographer. Kung nagpakita ka ng napakaganda, you will be remembered. You're a good photographer. And ibang tao ang magsasabi niyan, not me or not yourselves. Yun ang aking interpretasyon ng good and bad photographer. And that's good. Okay, that's what a great answer, Sir George. Ang lalim nun, hindi ko alam. Alam, nag-umpisa na ako para hindi ako maputol. Sir Cris Librojo, how about Siyempre. You? What makes, so you could actually talk about videography rin. What makes a bad videographer and a good one? I jump. Ayun si Sir Cris, si Derek. Okay. Ayun. Sige, I'm sorry. Ulit, mag-sorry muna ako kasi talagang super bad yung internet ko ngayon. No problem, Derek. No. So maaaring hindi ko naririnig. Hindi ko maintindihan. No. Kasi problem din yung internet natin. So, okay. So I hope you can hear me clear. Yeah. Being a good videographer, first number one, syempre, you continue na natututo ka, you continue to learn. Basically, walang age yun. Pwede kang matuto sa mas bata sa'yo. Marami ako natutunan sa mas bata sa akin. Doon sa mas sa akin, syempre, mas dami ang mga age. Marami din ang matututunan. Yun, no? Tignan mo, na-sensor ka tuloy ng Facebook. Rewind. Maganda pa naman yung sagot ni Sir Cris, eh. Sige. Anyway, before we... Rewind. Ganda pa naman. Take two. I'm sorry. Okay lang, take two. Sige. Ayan. Lumabas. Okay. Thank you.
Okay. Basically, sa akin, yung good videographer or a good photographer is someone that continues to learn. Okay? Yung hindi niya iniisip na, okay na to, magaling na ako, hindi na pwedeng matuto pa ulit. Number two, isa sa pinaka-important, bukod sa sinabi ko kaninang maganda rin matuto sa mas bata sa'yo kasi okay din yung mas bata. Diyan tayo na putol eh. Ang rami mo sa igoy. Okay? Ito na naman tayo. Sa lahat ng output mo, you should be responsible for that. Okay? So, kunyari, no? Nag-video ka, nahagip ka na footage na medyo sensitive, pag inilabas mo yun, kailangan responsible ka ron. Okay? Kunyari naman, may shoot ka na syempre medyo may itsura, naging close kayo, kung ano man yung mangyari sa'yo, kailangan responsible ka ron. So that's a good videographer. Cris, hayop ka lang. Grabe ka talaga. Sir Ted, ha? Payong pogi. Anyway, guys, before we continue, we have someone requested that I'll be calling him and he wants to ask you directly yung question. So I'll be patching a call here. So this is gonna be address for everyone. So let's try. Tingnan natin kung kukonnect. So, ang kinabahan na to. Rommel, ikaw sumagot ta. Ayong. Ganun. Sumagot na ba? Check. Check. Hello. Yon, hello, sir. Salamat, yes. Shopee. Salamat, Shopee. Good evening, sir. Good evening to everyone. Okay, our caller is Abimar. Yes. Gagan Tony from Bacolod. So from he has Bacolod. A question for the whole group. So go ahead. Hi, yes po. Good evening po sa lahat. By the way, napakaganda po yung yung show, no? Mic test. Check. Yeah. Check. Yep. Clear ba? Okay. Yes. So, yan mo nila. Para question ng Miss Universe, ha? Wag mo pakinggan sarili mo. Mute the Facebook thing first. Para, okay. Alright. Alam, minute rin niya sarili niya. Minute niya yung sarili niya. Huwag mo mute sarili mo. Mute mo yung show mo. Wala yung caller na lang. Tawa. No way. Well, paano ba? I'll call you again. Sige lang, ha? Minute niya eh. Oo nga. Masunurin siya eh. Minute niya lahat eh. Pati yung sarili niya, minute. So wala tayo nakausap. Nahiya na. Rommel, ayaw na mag-Shopee tuloy. Ayan na, here. Okay. Hey, we're hearing you right now. So yeah, go ahead regarding your question. Rommel. Hello. Salamat, Shopee. Hello. Yan. Sir Abe, yung question natin, Sir Abe, ano pong question natin para... Hello? Sa... Yeah. Yes, okay, yes. Go ahead, Abe. Yeah. What's your question, bro? Sorry. Yung question. By the way, good evening again to everyone. The question is, paano nyo po ba minamarket yung self nyo? Kasi I've known a lot of photographers. So you want to know how do we market ourselves sa industry? Okay, so kaya Rommel, you point muna who's gonna for you first. Isipin ko muna yung sagot. Hindi ko alam sagot ko eh. Yan, unahin natin si Sir Ted. Si Joe. Umiiling-iling na naman si Sir Joe. Hindi muna ikaw, Sir Joe. Sir Ted muna. Google muna ako, teka. Ay, hello, Sir Ted. Medyo Ted, naka-mute yata. Mute. Naka-mute. I started photography as a hobby. Can you hear me? Yes, can yes you... po.
Okay. Can you hear me now? Yes, yes. Yeah. Okay. So I was saying that I started photography as a hobby. I had a permanent job at that time. So as a hobby, you know, you're learning and you join photo contests, you join exhibits. And in that way, people will get to know you. So by the time I went into photography as a part, or rather as a sideline, eventually going professional about it, people already knew my name because we come from a small place. It's just in Cebu City. Although nowadays, the social media is a big help. Although I do not usually post my clients' shoot on social media. But yeah, it started, I was able to market myself that way, joined photo contests and contribute photos to newspapers at that time. So then people get to know you. And also I started teaching photography. So again, people will get to know you, and from there you can do self-marketing already. Thank you. Okay. That's good. Okay po. Thank you po. Okay. Who else pa, Rommel? Siyempre si Sir Joe. hindi pa ako mag-Google, pero sige, I'll take the rants. The way I market myself is different. I am now branding myself. Since noon pa, my branding was a photographer educator. That's why my passion is teaching. Actually, hindi naman nakakalayo yung teaching photography sa shooting. Lamang lang yung teaching ng one point. So I get more fulfillment teaching. That's why I introduce myself to the education industry, the deans, the chairperson. So that's how I market myself. Not so much my photography, my commercial photography. So lumalabas ang commercial photography ko is second priority. But I shoot, okay. I shoot commercially. I came from an ad agency. I used to work in an ad agency as an art director. So I was telling advertising photographers how to shoot. But I wanted something different, which is teaching photography. So that's how I market myself since noon pa. Okay, thank you po. By the way po, just to add up lang, kasi I've known a lot of photographer na, mga kaibigan ko na photographer, na they are really that talented, but actually they do have a lot of problems with regards to yun, paano i-market, doon sila nahihirapan. But again, when it comes to talent, as in magagaling po talaga. So hearing those words from all of you, I think I do now realize and understand kung how does it go. Yun. Rommel. Can I add something? Sure. Go. Yes, sir. Just like in any business pare, what counts is relationship. So then if you have good relationship with your clients, they're the ones that will help market your services. If you have good relationship with friends or media, or like in the educational industry also, these people can help market your skills, your talents. But again, it's for me, it's the relationship you create. There are good photographers, but some of them are not availed of by some businessmen or by some company owners. Maybe because they don't like the personality, or maybe they don't have a good relationship, or maybe they don't know how to build one. So again, what is important, since photography is more on a personal work, hindi pwede i-substitute kasi. Like for example, you're sick and somebody can take over. Hindi pwede yan eh. Hindi ba? Sa kliyente natin, parang ikaw, you really have to be there. So since it is personal, it's a personal service, then personal relationship matters. Okay. Thank you. Thank you. Medyo mabigat yun. Thank you po. Yan, Rommel, who else? Who wants to say something pa? Marami pa yung pwede dyan. Sige. Okay. Sige.
Cris, go. Cris Libro, go ahead. Cris, yeah, Cris. Maraming pwede dyan. So basically, sa akin, tatlong bagay yan. Tatlong bagay. Number one, number one is, of course, kailangan, you make it clear kung ano yung branding. Kasi minsan, for example, no, hindi natin malaman, hindi ma-distinguish kung anong klase ka na brand. For example, no, ako ba videographer about documentarista ba ako or something? Kasi mas madali kang makita, maging visible kapag clear na clear yung branding mo. Like kung hindi ko na sinasabing genre kasi branding, ibig sabihin na branding is totality mo yan . Yung product mo, yung output mo, kung ano ba yung exactly genre mo at saka yung dating mo, ha? So yun yung isa. Okay. Number two, another important thing is kailangan talagang magaling makisama. Meron nga dyan magagaling, pero wala naman siyang sense of pakikisama kasi mga nerd yan na hindi marunong makipag-social whatever. So hindi sila makakonect sa tamang mga tao para render nila yung service nila. So yung dalawang bagay na yun, magkadikit yun eh. So mag-asawa yan. Yung iba kasi magaling makisama, hindi mo naman ma-distinguish kung ano ba talaga yung branding niya. So, kumbaga, tropa kita, close tayo, may company ako, hindi ko maintindihan kung ano ba yung branding mo o yung genre mo o yung datingan mo. Kailangan clear talaga siya. Para alam mo yung mga connections, kung saan ilalagay, medyo pang masa ka ba? Medyo pang social ka ba? O medyo pang ano ka lang? Kung ano. Anyway, so yung pangatlo, ito yung magdudugtong dun sa dalawa. Kasi sabi ko kasi tatlo yan eh. Yung pangatlo, yung magdudugtong dun sa dalawa. Of course, kailangan pogi. Kailangan pogi. Yeah, talaga. Pogi. Yeah. Pogi. Hindi ko sinasabi yung pogi na makikita sa magazine. Hindi yun. Yung pogi is how you bring yourself do sa client or how you bring yourself sa group, di ba? Na maayos ka, di ba? Na okay ka. Ay, hindi naman kailangan chiseled yung mga pangangay. Ako, bilog, pero okay din, di ba? So, kailangan ma-connect mo yung tatlong bagay na yun. Pag na-connect mo yung tatlong bagay na yun, magiging clear yung kung ano yung ginagawa mo. Pangalawa, sa tamang connection, pangatlo, pogi. Pogi. Okay, tama. Ah, Ravel. Okay, Sir Sige George. Po. Sir George po. Ona po. Balikan natin. Yeah, go. Bago ka maputol ulit. Yeah, go. Okay, bago ka maputol, ano? Sa akin kasi, ang selling yourselves is dapat meron kang sariling trademark as a photographer. Yung trademark na yon ay merong category. Yung trademark na pangmasa at trademark na pangrespeto or something na pang something. I mean yung higher trademark, ano. So kinakailangan you're going to show your work to social media in a right place, in a right tawag dito kung saang window man mo ipapaisan. Siya yung magbibigay yung trademark mo, siya yung mag-connect do sa mga tao na nangangailangan ng trabaho na gagawin mo. Kasi sila yung photographer ito ang mag-create naman ng trademark for the product or for the things na gagawin mo. Hindi yung gagawin mo ito dahil gusto ng client na gawin mo ito. Pero may mga client na ginagawa mo because they are buying also the trademark of the photographer para makita yung work mo at yun ang pinakang magbenta ng kanilang tawag dito, ng kanilang produkto. Kinakailangan, you have to create your great work trademark. Yun ang importante for a photographer kasi ngayon ang social media is libre na ngayon, ano, pero you have to create a good trademark na kakaiba doon sa ibang photographer. Hindi yung gagayahin mo, kaya mong gawin ito. No, you have to create your own trademark
to market yourself as a different from other photographer. Yun ang ginagawa ko as a photographer. That's good. Okay. So I want to hear also the sila Cris, kasi I know Cris is more on the advertising, and also I want to also hear about Raymond Cruz kasi he does his own marketing kasi he has the printing ano, so ibang ano na naman siya. So I want to hear both. So ganito, I'll be asking this question rin for both, addressing this both kasi ang haba na pala ng oras natin. I think we're gonna have a part 2 eventually here. So, pero kaya mukhang nag-enjoy. Ang ganda, pero na. So, hindi ko na malaya. So, Sir Cris Magsino, to answer that question, how do you market yourself? Marketing yourself, sa akin kasi, it took some time, ano. Hindi naman agad-agad mong makapenetrate at makikilala ka sa genre mo or sa kunyari sa advertising or sa commercial photography, it takes years for you to build your to build your portfolio and to build your contacts, di ba? So tama sila Sir Ted, sila Sir George, dapat build ka muna ng relationship, personal dapat yung approach mo sa per project, and then you maintain the quality. And then as years goes along, na nakikilala ka na nag-produce ka ng magandang quality, masarap ka katrabaho, hindi ka pasaway, hindi ka nagbibigay ng problema kada shoot, then your clients will be the ones who will be marketing yun eh. And then it grows exponentially. Nagsasanga-sanga. Kasi ang industry ng mga, kunyari, ang mga client mo nasa hotel, kunyari, hotel or resorts, very small ang mundo na mga yan eh. Pag nag-jump yan from one property to another, and then once you maintain a good relationship with the kunyari yung contact or the PR or the marketing person, pag lumipat-lipat yun ng kumpanya, datangay ka eh. So ganun dumadami yung contacts at na-build na ma-market ng sarili mo. And then you market yourself sa side mo. Maintain mo lang yung quality and the good relationship para tuloy-tuloy siya. So, yun. 6 years. Okay. 6 years? No, takes years. Takes years. Kala ko 6 years. That's really long. Anyway, how about Sir Raymond? Raymond Cruz, how about you? How do you market yourself, especially right now, aside from photography, you have the printing business? Diyan ba si Raymond? Okay. Hello. Ayan, good. Yes. So, ba? Wala akong headset. Yeah, okay lang. We could still hear you. Yeah. Ayan. Sa photography side ko kasi, siyempre, when I landscape, ilan lang naman kami nun, like Char, Darius, si Edwin, si Jay. So, konti lang. So, mas madali mag-market before since content as a photography. Diba? So, yeah. Naging hindi naman ako nag-market more eh. It's more on word of mouth lang eh. So, it's more of sharing your work online. Yeah, so, multiply, diba? Multiply days. Yeah, Twitter. Multiply. Ganun din sa forum. Like, malaki kasi tinulong sa akin ng DTP. Digital Photographer Philippines, di ba? Mm-hmm. Okay. Doon naman sa printing side, since before kasi when we started the fine art printing, we see to it na papasok talaga kami sa niche market. Mm-hmm. So, ang nangyari, it's more of a law of attraction. Okay. So, kailangan, ginagawa rin namin to attract people na to print their works. And at the same time, kukonduct kami ng workshop to educate people na kung ano yung value ng printing. Diba? Nagkukonduct kami ng free. Ako din, nagbibigay na kami ng free workshop nun eh. Just to nila know. yung power. Tapos, isa pa is, nag-organize din kami na exhibit. Kasi okay. Kailangan full circle eh.
Hindi lang naman kasi preprint mo lang tapos tititigan mo. So, kailangan full circle. Once you print your work, so i-exhibit mo, may collector na bibili. Kasi, kung i-exhibit mo lang, wala rin naman bibili. So, baka panghinaan ka. Mm-hmm. So, ayun. So, like right now, marami na nag-preprint. So, hindi na kayo masyado nag-market since word of mouth na rin yung nangyayari na ito, dito maganda yung printing, okay yung quality. So, yun. Alright. Yun. Okay. Thank you very much, Raymond. So, thank you, Abe, thank you po. Is everything clear already? Yes, Faps. I've learned a lot. Oh, that's good. Thank you. Thanks for asking that question for the group. Thank you po. Stay safe there in Bacolod. All right? Thank you. Okay, guys. So, I think we'll be wrapping it up soon. Now, before we end this, do you have any final words or any tips for all the viewers right now, especially sa mga photographers natin sa industry natin na nawala ng trabaho or having a hard time coping up with our current situation? Because not everyone is lucky right now. Pero may mga iba nga dyan. Nag-uusap kami earlier ni Sir George that sa mga meron pa nga dyan yung to the point that they're even selling their gears already. Gears. Now, just to not survive. So, Rommel, who would start? Umpisa na natin kay Sir Ted. Sir Ted, yun po. Any words po? Regarding... Any words before we wrap this up? I read the saying of Jack Ma when he mentioned something like, if and when we survive this pandemic, that will be our greatest profit. So ngayon, kung wala talagang magawa, you know, like we find a way to survive. But we don't put aside our passion for photography. Mm. We're on digital. You don't need to spend on film unlike before. So just try to keep on shooting whatever you can shoot in the house. Like, I saw some works of Cris shooting macro just around his house, and I'd also like to follow it. You know, like, so now is the best time to hone your skills if you have the time. First is to survive, and second, if you can try shoot to hone your skills. Survive, eh. Try to hone your skills. I think that would be all for me. And please stay safe, everyone. COVID is real until now. Ted, madam, before 2000, tatakbo ka, ha? 2022. Okay, our favorite, Joe Galian. Sir Joe, yes. Wala Google yan. Huwag mo lang. Wala. Google. Medyo personal po to, personal. Yeah. Oops, audio. Mute, audio. Sorry about that. All right, no problem. I mute myself too often. No problem. So, what last advice for everybody? For those without work, if you know how to do Photoshop, if you know how to retouch, you can go to upwork.com. So, upwork.com, and then go to a separate website, open your free debit credit card. It's PayPal, it's free. So if you have a free PayPal account, you can start work in upwork.com and they will pay you in dollars. And just make sure you connect your PayPal virtual credit card, debit card with your local bank here in the Philippines. And after they pay you, I think you can claim your money within less than a month. So that's for people without work. So it's either upwork.com or fiverr.com. fiverr.com. Yes. So those those are the go-to websites for those photographers who can do retouching. So, yeah. Sir Cris Magsino?
for sa panahon na ito, no, kailangan talaga natin lahat mag-adapt. Eh, no? So if ever, katulad nga sabi ni Sir Ted, para hindi mawala yung ano natin, gamitin natin yung time natin ngayon to hone our skills, na mag-aral, matuto pa ng pag-technique, maging matutunan yung camera natin. At the same time, mahanap tayo ng ibang pagkakakitaan. No? Kasi parang ano to eh, para tong parang relationship, di ba? Parang bike, na kahit na matagal kang hindi nakapag-bike, hindi mo pagbalik mo, marunong ka pa rin mag-bike eh, di ba, after ilang years. Or pag kahit na sa love, if you really love someone, pag kayo talaga, babalik at babalik yan. Ano yung hugot yata yan? Medyo humugot ka pa, Sir Cris, ah. Mga, baka may umiyak dito bigla yan. Kung passion mo talaga yung photography, hindi mo mawala yan. Medyo masaside, mag-ano ka lang ngayon, medyo masasideline ka lang, pero babalikan mo rin at babalikan. Right. Babalik at babalik thank talaga. Thank you very much. Babalik at babalik talaga. Insan, Raymond Cruz, any parting words and advice for our mga colleagues sa industry? Just be safe lang. And now's the time to create your own portfolio. Diba? Mas marami tayong oras ngayon. Collect yung trabaho mo before. Then, yun, ayusin mo lahat. Sayang yung pagkakataon, sayang pa naman. Alright. Thank you. Sir Cris Librojo. Basically, wait lang. Bakit ba hindi kita ba seryoso? Parang hindi seryoso talaga. Dilaw na dilaw ah. Basically, honestly, maraming tinuro sa atin itong nangyayari ngayon. Maraming tinuro talaga. Bukod doon sa maraming mga anak sa mga susunod na buwan, bukod doon, marami tayong natutunan. Itong panahon na to, ito yung panahon na para makita tayo ng bagong skills. Okay? We need to learn new skills. So, nadisayaan ang stagnant time na to para tumunganga, malungkot, ma-stress, alam mo yun. Kailangan mag-isip tayo ng mga gagawin para kumita. Pangalawa, matuto ng bagong skills kung ano man yung bagong genre na tanong kanina, yung bagong genre ng photography na gusto mong matutunan. Ngayon yung time na yon, or kung meron kang kailangan linisin o whatever na iayos. Ngayon, honestly ako, nagagawa ko ngayon mag-ayos-ayos na hindi ko nagagawa dati. So take advantage of the situation. Paano ka kikita kung hindi man wala mang events ngayon? And ang importante sa lahat, ang lagi natin tatandaan, bukod sa hindi tayo dapat nai-stress, dapat talaga, sabihin natin sa sarili natin, mahirap magtrabaho, pero mas mahirap yung walang trabaho. So, medyo maganda yun ah. Yung pinakamaganda sa dinamit. Sa dinamit-dami. Alright, and finally, my tatay and my, okay. Kahit pwede ko na tawagin my mentor, Sir George. Sir George. Oh, online pa ba ako? Online pa? Yes. Okay. Yes. In time of this situation, COVID-19, this is the time to relax our camera, to clean our camera. Huwag kayong mahinaan ng loob na wala nang trabaho. There's always tomorrow. Think of a new subject or think of a new project or anything that will change your ideas to shoot your everyday subject. No? Maghanap ka. No? Kasi ngayon nakita na natin kung anong epekto ng COVID, kung wala tayong trabaho, walang wedding. So you have to think of another alternative subject to shoot. Marami dyan, marami. Ano? So every photographer may kanya-kanyang style. You have to develop your style. And then nakita na natin kung paano ang wedding ay bumagsak dahil sa dami ng photographer. And then nawalan, kumuha kayo ng maraming staff, nawalan. So, nahirapan kayo. Now you learn
the mistake of being a photographer. Think of something, ano. Alam natin na in the future is hihina na ang wedding dahil una-una marami ang nawala ng trabaho at wala ng pera para magpakasal. Think of something. There are so many things to shoot. Na think of ngayon, marami nagpapagawa ng bahay. Marami ang nangangailangan ng good photograph to display in their interiors. Think of something. Makakatulong yan sa inyo being a photographer. Malay nyo, mababrand kayo na you are a photographer of fine arts photography, not a wedding photographer or not a event photographer. Think of something. Use your talent as a photographer. Huwag kayong panghinaan because photography is a stress coping. Enjoy it kahit wala kayong trabaho. You have to enjoy it. Don't sell your camera. This is part of your life. Love your camera as you love your wife because this is part of your life. Yeah. Thank you, bro. All right. Guys, maraming okay. maraming salamat maraming pero biting pa rin po. Actually, woo! Ang rami akong question dito na hindi ko tinanong pero eventually I'll be inviting you for a part 2 in the future. We'll be pipila pero I really enjoyed talking with you guys and I hope everyone enjoyed you guys na nakita yung personalidad natin talaga paano tayo magkulitan. Now, again, for me naman, just guys, just stay home, stay safe, and don't touch your face. Yun lang. And find things to be creative. As my colleague would say, be creative and try to do something inside your house para hindi kayo more. Look at us now. We're doing live show na hindi ko na makakalain na gagawin ko. So again, to my colleagues, to my friends, guys, thank you very much for being part of the show. And maraming salamat po. Maraming salamat po. Yeah. Thank you very much and stay safe, guys. Love you guys. Thanks. Love you guys. Thank you. Thank you. Maraming bye. Salamat. Bye, guys. Bye, tapos, guys. Bye. And by the way, I'm Park Cruz, your host, and with me, my co-host, Rommel Marcelo, and Macky Alejandro, DOH na sa isip ko eh, kasi ko nagsimula. Till next time. Guys, maraming salamat. Wala tayong music. Dapat may music pala. All right, sige. So till next time, see you in episode 4. Bye guys. Bye. Good night. Bye-bye.